The position of the U.S. two aircraft carriers in the Philippine Sea and showing strength to China. Aircraft carriers Ronald Reagan and John C. Stennis and their combat groups now operating together in the Philippine Sea demonstrate the United States' commitment to sea freedom and its determination to Chinese efforts to dominate the region. According to the Navy, China's buildup in the South China Sea has evolved from creating military bases on artificial islands to fortify them with surface-to-air SAM missiles and other sophisticated defenses. Admiral Phil Davidson, commander of the US Indo-Pacific Command, said publicly, comments Saturday at the Halifax International Security Forum in Nova Scotia. China has changed. What was a big sand wall just 3 years ago became the SAM wall, he said. In announcing the recent deployment of Reagan and Stennis and their fighting groups, a total of 10 ships, around 150 aircraft and 12,600 sailors and Marines, the Navy clarified the focus of their air, surface and anti-submarine warfare exercises in China. Increasing the presence of two operator strike groups in the region highlights the U.S. commitment to the free and open Indo-Pacific, Deputy ADM Phil Sawyer, commander of the 7th Fleet, said in a statement about the spread. The appearance of this Navy force occurred despite Chinese efforts to limit the movement of ships in the South China Sea. The presence of operators shows that the U.S. Navy will fly, sail and operate wherever international law allows, Sawyer said. The aircraft operations were announced when Vice President Mike Pence toured the region with stops in Singapore, Japan, Australia and Papua New Guinea. Pence and Chinese President Xi Jinping shared over the weekend in Asia-Pacific Economic Cooperation, or APEC, a summit in Papua New Guinea, but did not seem to make progress in a deadlock between the U.S. and Beijing about tariffs and trade, or easing tension in the region over competition big power. According to a pool report from reporters on the trip, Pence said he spoke with Xi twice, briefly and frankly, during the weekend. The U.S. wants a better relationship, but there must be a change in parts of China, the vice president said. The APEC summit was closed Sunday without reaching an agreement on the final communique. Papua New Guinea Prime Minister Peter O'Neill said, in a statement issued later, that the whole world was worried that U.S.-China competition could be out of control. The presence of two operators working together is unusual, officials with the U.S. 7th Fleet said in a statement. The Navy on rare occasions deployed three aircraft carriers together. For several years, U.S. Navy aircraft carriers have been operating multiple strike groups in the Western Pacific, including waters around the Korean Peninsula, the Japanese Sea, the South China Sea, the East China Sea and the Philippine Sea, the official said in a statement. In November 2017, the aircraft carriers Nimitz, Reagan, and Theodore Roosevelt trained three guiding aircraft on the Korean Peninsula. Read more on military. Ang posisyon ng mga sasakyang panghimpapawid ng US-2 sa dagat ng Pilipinas sa pagpapakita ng lakas sa China. Ang mga sasakyang panghimpapawid na carrier na Ronald Reagan at John C.
Stennis at ang kanilang mga grupong pangkombat na nagpapatakbo ngayon sa dagat ng Pilipinas ay nagpapakita ng pangako ng Estados Unidos sa kalayaan sa dagat at ang pagpapasya nito sa mga pagsisikap ng China na dominahin ang rehiyon. Ayon sa Navy, ang pagbuo ng China sa South China Sea ay lumaki mula sa paggawa ng mga base militar sa mga artificial na isla upang patibayin ang mga ito sa mga misil ng ibabaw sa hangin, SAM, at iba pang mga sopistikadong depensa. Sinabi ng publiko na si Admiral Phil Davidson, commander ng US Indo-Pacific Command, komento Sabado sa Halifax International Security Forum sa Nova Scotia. Ang China ay nagbago kung ano ang isang malaking pader ng buhangin 3 taon na ang nakararaan, naging pader ng SAM, sabi niya. Sa pagpapahayag ng kamakailang pag-deploy ng Reagan at Stennis at ng kanilang mga grupo ng labanan isang kabuuang 10 barko. Sa paligid ng 150 sasakyang panghimpapawid at 12,600 sailors at marines ang Navy ay nagpaliwanag ng focus ng kanilang air, surface at anti-submarine warfare exercises sa China. Ang pagtaas ng pagkakaroon ng 2 grupo ng welga ng operators sa rehiyon ay nagpapakita ng pangako ng US sa libre at bukas na Indo-Pacific, sabi ni Deputy Adam Phil Sawyer, commander ng 7th Fleet, sa isang pahayag tungkol sa pagkalat. Ang hitsura ng pwersa ng Navy na ito ay naganap sa kabila ng mga pagsisikap ng Chino na limitahan ang paggalaw ng mga barko sa South China Sea. Ang pagkakaroon ng mga operator ay nagpapakita na ang US Navy ay lilipad, maglayag at magpatakbo kung saan pinapayagan ang international na batas, sabi ni Sawyer. Ang mga operasyon ng sasakyang panghimpapawid ay inihayag noong bumisita si Vice Presidente Mike Pence sa rehiyon na may hihinto sa Singapore, Japan, Australia at Papua New Guinea. Si Pence at ang Pangulo ng China na si Xi Jinping ay nagbahagi sa katapusan ng linggo sa Asia-Pacific Economic Cooperation, o APEC, isang summit sa Papua New Guinea. Ngunit hindi mukhang nag-unlad sa isang pagkagapo sa pagitan ng US at Beijing tungkol sa mga tariffs at trade, o isang tension sa rehiyon sa paglipas ng kompetisyon ng malaking kapangyarihan. Ayon sa isang ulat ng poll mula sa mga reporters sa biyahe, sinabi ni Pence na nakipag-usap siya kay Xi ng 2 beses, maikli at lantaran, noong katapusan ng linggo. Nais ng US na magkaroon ng mas mahusay na relasyon, ngunit dapat magkaroon ng pagbabago sa mga bahagi ng China, sinabi ng Vice President. Ang summit ng APEC ay sarado na linggo nang hindi maabot ang 1 kasunduan sa huling komunyon, sinabi ng punong ministro ng Papua New Guinea na si Peter O'Neill sa isang pahayag na inilabas mamaya. Na, ang buong mundo ay nag-alala, na ang kompetisyon ng US-China ay mawawala ng kontrol, ang pagkakaroon ng 2 operator na magkasama ay hindi karaniwan. Sinabi ng mga opisyal ng US 7th Fleet sa isang pahayag, ang Navy sa mga bihirang okasyon ay nagpadala ng 3 sasakyang panghimpapawid na magkakasama, para sa maraming taon. Ang mga sasakyang panghimpapawid ng US Navy ay nagpapatakbo ng maramihang mga grupo ng welga sa Western Pacific kabilang ang tubig sa paligid ng Korean Peninsula, ang Hapon Sea, ang South China Sea, ang East China Sea at ang Philippine Sea, sabi ng opisyal sa isang pahayag, noong Nobyembre taong 2017, sinanay ng mga sasakyang panghimpapawid ni Ronald Reagan at Theodore Roosevelt ang 3 gitna sa sasakyang panghimpapawid sa Korean Peninsula, magbasa pa sa military.
Thank you for watching and hearing the latest military news. Keep up to date with the latest military news on the Update Defense channel. Hope you enjoy it.